Okay, so yun, musta? May nag ang dami kasi nagme-message sa akin. Meron nga rin na nakita nagko-comment pa ilan-ilan dun sa huli natin video about dito. So, kung well, una kasi wala pa ako nung plume, nung pluma, sorry, nung Rock Pira Plus. Pero nag-order tayo. Ayan, ito yung video. Ayan yung video. Okay, so order na tayo ngayon ng Rock Pira. Diyos ko po. Kanina pa ako nag-aantay nito. Ayan. So meron na siya available, 2995. Oops. Oops. Check out na natin yan. Uy. So meron tayong voucher. So ayan, nakita nyo naman. Plus yung 10% off. So 2 for goods na rin. Okay, so order na natin to. Pero status ngayon nasa malapit na sa akin nasa may nasa bandang Bacoor na daw, so sa Cavite area tayo, so siguro in 1 or 2 days makuha natin pag dumating, update tayo. Pero anyway, so dito sa anim na keyboard na to, baka maghanap ka pa ng iba. Okay, so anyway, so going back, siguro mapag pinakamalapit na pinaka-comparison, pinaka-close ditong sa anim na to is itong Garuda, ayan, itong Garuda, itong Zfriend na ZA68, tapos itong Langto na GK69. 65 yun nalagay ko nung una, pero 69 kasi yan. Oh, what a number. Tapos itong RK61. Ayan, RK61. Ayun yung pinaka-close, yung apat. Bakit yung pinaka-close? Well, aside dun sa pwera nila kung ilan yung keys at all, yung mga functions niya, mga ganyan, tapos yung layout. Bakit yan? Kasi yung price range nila halos nasa 2,000, naglalaro ng 2,000 to 2,100. Kasama na yung discount. Ayun yung price na nabili ko, ah. Pwedeng mas mahal yung nabili or mas mura. Depende sa store kung saan yung makuha. Pero anyway, nandun price range dapat siya. Ang hindi ko, actually pwede ko na itong tanggalin. Ito yung pinakamura. Pero tri-mode siya. Pluma. Ayan o. Papansin nyo, may Bluetooth, may dongle, at may wired. Ito yung pluma. Pinakamura siya. 1,250. Yan. Eh, yun lang problema. Narinig nyo naman. Out of the box, hindi talaga siya ganun ka-solid. Pwede na. Kung kailangan mo lang ng keyboard na mabibit-bit, paglabas-labas, eh, pwede na tong keyboard na to. Again, ito yung pinakamura. Kung medyo mas mahal naman, hindi natin siya sabi siyang premium, pero mas mahal siya dito sa lima na to. Ito yung pinakamahal, is yung M71 ng Sinmeng. Yung software nito, okay din. Yan. Napakita naman natin noong nakaraan. So, balikan nyo na lang yung video na yun. Pero, anyway. So, ito yung pinakamahal. Nasa 5,000 plus talaga siya originally. Pero dahil nakuha natin ng may voucher and all, parang nasa 4,500. Pero, out of the box. Out of the box talaga naman. Hindi mo na kailangan baguhin. Kumbaga, perfect na. Perfect na siya. Perfect na siya para sa'yo. Anyway. So, sa anim na to, kung ako'y may budget na 2,000, sabi mo na 2,500 and below, 2,000 to 2,500, ang kukunin ko na dito na ako kaagad. Kasi parang 2,000 something, 2,100, parang ganun, nakuha ko to. Pero mas mataas ngayon, again, may nakuha ko tayong voucher, kaya mas mura. Bakit? Para sa akin, ito yung may pinakamagandang tunog, tsaka yung layout niya, para sa akin, ito yung mas usable. Kasi yun yung preference. Eto, to. Et, tulad na lang ng ganito. Kasi yung mga ganito, masyadong dikit. Medyo nahihirapan ako. Lalo na, hindi kasi ako sanay sa masyadong dikit na keyboard. Parang ito rin. Yan, magkakadikit to. So, kaya una, naging preference ko na kaagad. Eto nga, wala. Oh. Medyo, as in, sobrang, eto yung pinakamaliit. Eh, oh. Pero yan, kung kailangan nyo ng pinakamaliit, then RK61 dahil 61 keys. So, pero anyway, kaya going back dito, kasi medyo hiwalay ito. So, compare dito. Tsaka siya lang yung bukod tanging may nab. Yan. Other than that, wala na naman. Pero, yan. Tsaka yung itsura niya, medyo mas modern yung dating. Diba?
Pero kung yun nga, kung pinakamaliit ang kailangan nyo, RK61, basic keyboard na hindi siya naman dumihin pero pwede na. Ayun o. Ito naman yung Garuda. Ito kasi yung Garuda, ginagamit ko originally sa, tulad nga nasabi ko dati sa mga video ko, this is a Steam Deck. Ito, wala akong masyadong pinaggagamitan. Ito recently, siguro mga 1 week plus ko na nagamit. Ang ganda kasi ng, ito. Ang ganda niya na gamitan, out of the box. Talagang, gusto ko na nga palitan yung ano. Gusto ko na palitan yung switch nito. Yung keycaps, baka hindi ko na palitan. Siguro kung, unless na makahanap ako na mayroong ganyan, pero, or baka bisado ko yung function niyang ganyan, yung Bluetooth, yung Windows, Mac, kasi kung hindi, kailangan ko maghanap or gagamitin ko yung manual, or magsasave ako ng copy sa computer. Kasi, yun nga, yung keycaps kasi, nakalagay na dito yung function keys nyo. Ay, yung function niya, ayan o. Z1, yan, nakalagay na dito. But then again, out of the box, ito yung para sa akin, ha. Ano pa yung pinakamagandang tunog. Tsaka malambot. Kasi kung kukompare natin dito, although itong lang to, maganda na rin naman. Pero, mas, ano yung tunog nito? Mas toky yung tunog nito. Ha. Out of the box to, ha. Wala pa akong pinapalitan kahit ano dito. Actually, napalitan ko na itong... Napalitan ko to eh. Wait lang. Pagkakatanda ko ah. Napalitan ko yata to. Hindi ko sure. At may... may dumi... Oh, nagpalit nga tayo eh. No? Gateron na yellow. Oh, nagpalit na nga tayo dito. Na-upgrade na natin to. Kasi nga ito yung ginagamit natin sa Steam Deck. Originally, Otemu yung nakalagay dito. Ang alam ko. Ay, hindi Otemu. Para siyang brand ng Otemu pero hindi siya Otemu talaga. Nakalimutan ko na pero red yung nakalagay dito dati, Garuda. Hindi kasi Garuda na switch yung nakalagay pero basta nandun sa previous video yun, masasearch na naman kung ano yung nakalagay and then in-upgrade nga natin sa Gateron Yellow. Pero yun, tapos yung lang to, wala talaga ako masyadong paggamitan unless siguro may device ako na green or na medyo dikit dito. Kasi, at saka to, medyo... hindi pala kita. Ito. Hindi na, siguro kahit wala na to, okay na lang itong ganito. Pero, dagdag display. Pero maganda lang kasi dyan, pwede mo i-switch. Ayan o, Bluetooth 2.4 and then wired. Tapos yung Windows and then iOS. Yun lang. Siguro, sana nilagay na lang nila dito sa likod or siguro dito sa taas. Pero, extra space kasi ito eh, kabakain. At hindi ko naman masyadong gagamit. Para naman sa pagiging patas, maganda naman at cute naman yung keycaps niya. Ayun o. Diba? Pero going back, so pinaka-solid para sa akin sa mga keyboards na to. Sa ngayon ha, dahil wala pa nga tayo nung pluma, ay nung pluma ako ng pluma, nung pira is itong ZA68. So pag dumating yun, although yung pira is mas mataas siya ng nasa 2-4 something. Wait lang. Kunin ko yung cellphone. Teka. Okay. So, yan. Originally, ang price nung Pira is Pira Plus is 2,995. Pero may voucher siya nung nabili ko kasi parang ayun yung unang laglabas sila. Nasa minus 350 and then yung voucher pa ulit ng Shopee. Kaya ako nakuha ng 2,4. Pero, again, original price niya is 3,000. So, going back, medyo mas mataas yung presyo ng Pira, Rock Pira kumpara sa mga to. Kaya so pinakamalapit siguro ma-compare natin para sa akin ha is medyo medyo advanced, medyo mas modern yung dating is itong Z-Friend ZA68. At the same time meron na rin siyang lab pero yun nga magkakatalo pagdating ng Pira Plus pag ma-compare natin. Pero kung budget friendly talaga ito, itong kung hindi mo naman masyado mapapansin, lalo na kung bago ka lang naman sa mga keyboard, okay na to eh, itong pluma. Tapos, hindi rin naman siya sa gabal. Kung mapapalit, ayoko nang palitan kasi. Kasi nga, dapat, ang gamit ko naman kasi talaga, ito originally. Pero, ito nga, ito sinisingit natin to sa Mac. Itong pampalit-palit kasi sakto lang yung space niya eh no. Hindi siya kumakain, saktong-sakto. Actually, mas maliit pa siya ng onti, siguro mga half inch sa MacBook. Pero nung dumating to, ito na yung ginagamit ko. Mas ayun ko na pansin niyo sa nakaraang video pero ayun, ang ganda na natunog niya. Going back, so kung budget friendly kasi pwede mong upgrade yung 1,250 mo, bibili ka ng switch. Ano nga nakalagay dito? Teka lang,
Wait. Hotel mo to eh. Hotel mo nga. Ayun o. Hindi ko masyado makita pero feeling ko hotel mo. Hindi ko mabasa pero... Alam ko hotel mo to eh. Pero hindi ko lang ma-confirm ha. Parang Otemo eh. Pero yun, hindi ko ma-confirm. Pero yun nga. Ganyan yung tunog usually ng mga Otemo na switches. Anyway, so yun nga. Going back, kung kailangan mo lang naman ng basic keyboard na wireless at tri-mode. Tri-mode. Hindi lang siya basta dual or ano. May dangle siya. Saan yung dangle? Ay, din. Saan na? Saan yung dangle nito? Tri-mode ba? Hindi, try mo to. Wait lang. Nalito tuloy ako. Teka, confirm natin. Kasi ayun o, may ano. Wait. Okay, so yun nga, try mode. Confirm natin. Ayun o, rack pluma, 68 keys. Try mode. Oh, so yun yun natin, try mode. So confirm try mode. Lahat naman halos to. Tama, lahat try mode to. Lahat try mode yan. So yun nga. Tapos at the same time, kung mapapansin nyo, lahat yan, ayun o, yan. Ay, team, ito meron. So, ito meron, may stand. So, ito, ayan, walang stand. So, ito walang stand. Mabigat to, kaya medyo mas mahal kasing aluminum to. Kita nyo naman. Pero di pa rin natin napapalitan yung keycaps. Papalitan natin, pero medyo busy lang. So, yan. So, sa mga nagkailangan ng stand, ito yung may stand. Ayan. So, first, second, so, ayan. Anyway, so yun, napahaba na tayo. So siguro intayin na lang natin dumating yung Rock Pira Plus para ma-compare natin. Pero for now, dito ako. Okay, so yun lang. Dito na natin tatapusin. Medyo napahaba na naman tayo dahil... wala, napahaba lang tayo. Oh, yun lang. Sige na. Yun na tatapusin. Bye-bye and babu.